Okay, next vlog is about Paco. Paco, Manila. Kasi, very significant ito dahil yung Paco Park is yun yung pinaglibingan kay Dr. Jose Rizal pagkatapos ng barilin sa Bagong Bayan. Okay, dun dinila yung bangkay niya. Basta nilang itinapon doon tapos ilagyan ng cross and dinilagay RPJ. Yung mga kung ano yung sinabi niyang mangyari sa libin niya is hindi nangyari. But yung Paco Park daw is malapit sa southwest sa Pandakan at malapit sa San Miguel sa Maynila. Ibig sabihin, southwest ng Pandakan. So, nasa ano na yun? So, yun na nga, na-vlog na natin kahapon yung Paco Public Market na isa sa pinakamatandang estruktura ng American regime sa Pilipinas. No, yung Paco Market. Yun yung isa sa pinakaunang public market. Well, yung Paco daw is ang pangalan ng Dilaw. D-I-L-A-O, Dilaw. Tagalog yun, alam naman natin, Dilaw is color yellow, di ba? Dahil daw yun sa mga Japanese. Nakita nung mga Spanish friars na dahil yun sa may mga Japanese settlers na nandun based on the physiognomy. Yung physiognomy is parang dinidescribe mo yung facial features nila based on the ethnicity. So, ibig sabihin parang naninilaw. So, parang yung Paco o yung Dilaw at that time is parang marami nakatirang hapo na parang naninilaw. Parang yun ang tingin ng mga Spanish fires and may mga amaryllis plants na doon lang makikita doon, kaya nandun kasi malapit sa Pasig River yun eh. Alam naman natin sa Pasig River may mga amaryllis plants. Isa yun sa mga tinatag na lugar sa Maynila nung panahon ng Castile. Isa yun sa marami pa rin ang naninirahan doon. Yun nga, yung public market is nire-renovate pa. Parking area na nga ngayon, yung ilog. Ginawa nilang parking area. Para hindi lang yung mga taga-Paco, pati mga taga-ibang lugar, agaya ni Sir Fern, ito namimili. No. Ano kasi naano ko lang yung Paco na yan. Kasi yung sa Paco Arena, kung saan naglalaro yung NCIAA, at saka yung na-ASCO, kung saan sumasali yung St. Francis Main ngayon, basketball. So, minsan may laro sila dyan sa Paco Arena. Hindi pa ako nakapunta dyan, pero maganda yung court. Nakikita ko lang sa TV, tsaka sa YouTube. Well, again, another piece of history na dapat nating malaman na yung physiognomy, doon ko lang nalaman yun eh, na ang tawag pala dun sa mga Japanese settlers is Nihon Manchi. Based sa Wikipedia, Nihon Manchi at physiognomy, yun yung mga terms na natutunan ko aside from studying yung Paco. So maganda rin pala na 1581 na yung Paco, and then dinagdagan nyo ng San Fernando de Paco noong 1587 hanggang naging Paco as it is noon today. So magandang pag-aralan din. Ano pa tayo ng ibang sa Maynila. Tsaka yung sinasabi na yung ibang mga vlogs ni Sir Fern sa scenario at kayo Chubero. Kasi magandang ano yun, lalo na yung mga hindi, yung iba napuntahan ko, yung iba hindi na. Pero at least may background ako sa place. Magayon nga lang yung sinasabi, kaysa makapag-isip tayo ng kung ano-ano, mabuti nang nai-stimulate yung mind natin about sa history. As in, memory exercise, na exercise yung ating memoria para iwas Alzheimer's. So yun ang kagandahan. So yun lang.